Dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, muli ka ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa aming nabuhay talaga, kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagat siya ang tagapamagitan na magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinaguga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata
ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem at naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaraon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel, at ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinaguga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ng Poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas,
at ang karapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo at nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain na yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda pong patuloy nating pagnilayan ang ating unang pagbasa. Kung titignan po natin sa mga nakaraang araw ay ang ating unang pagbasa ay ikinikwento sa atin ang buhay ng mga unang Kristiyano. Ano yung kanilang problema, ano yung kanilang mga kinakaharap, paano sila nanatili sa kabila ng pag-uusig na kanilang dinaranas. At ngayon ho, si Pablo, ay si Saulo, ay ngayon nais nang pumunta ng Damasco para hanapin ang mga Kristiyano at sila ay ipabilanggo. Pero sa kanyang daan patungong Damasco, may nagpakita sa kanya. Sa isang malakas na liwanag, nagpakita sa kanya si Jesus. Pero hindi niya kilala sino si Jesus. Ang tanong niya, sino po kayo? Hindi niya kilala si Jesus.
Marahil ay ang pangalang Jesus ay kanyang naririnig-rinig na. Pero hindi niya kilala, hindi niya alam ang mukha ni Jesus. Maganda rin no, sa atin bilang Kristiyano at bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, magandang tanong, kilala mo ba si Jesus? Sabihin sa at baka sabihin niyo, Father, ba't tatanong mo sa akin yan? Tuwing Biyernes, Father, nagpupunta nga ako ng Quiapo. Baka sabihin sa Father, taga Quiapo naman ako. Deboto ako ng Nazareno. Father, pagtastasyon, nandun lagi ako. Itatanong mo sa akin, kinala ko ba si Jesus? Pero magandang balikan ang sinabi ho ng Apostol San Pedro. Ang taong nakakakilala kay Jesus, nakikinig sa kanyang salita. Ang taong nakakakilala kay Jesus, isinasabuhay ang kanyang aral at turo. Kung paano namuhay si Jesus nang may pagiging masunurin sa Ama. Kung paano naging malasakit si Jesus sa tao na siya, sabi niya, tila'y sila'y mga tupa na walang pastol at sila, siya'y nahabag sa kanila. Kung kilala natin si Jesus, ganun din sana ang buhay at pamumuhay natin. Kung kilala talaga natin si Jesus, ang kanyang aral at turo ay pinagsisikapan nating sundin. Kung kilala talaga natin si Jesus, siya'y nais nating masumpungan, hindi lamang pagprosesyon, kundi nais natin siyang tanggapin sa Eucharistia. Kung kilala natin si Jesus, ang kanyang mabuting balita ang ating nais pakinggan. Hindi kung ano-anong balita. Kaya magandang tanong, kilala mo ba si Jesus? At sa pagkakataong ito, nung si Jesus ay nagpakita kay Saulo, at siya ay nabulag, may pinadala siya isang tao para gabayan si Saulo at para turuan siya at akayin para makilala si Jesus. At hindi ba yan ang misyon ng simbahan? Na patuloy ipakilala si Jesus sa atin. Patuloy ipakilala ang aral at turo ni Jesus sa ating lahat. Na marahil ay nabulag, hindi na makakita, hindi na maaninagan ang mukha ng Panginoon. Ang simbahan ang gabay nating lahat. Ang salita ng Diyos, ang ating kasama at ilaw sa ating paglalakbay. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito, no? Sa ating patuloy na paglalakbay at sana'y paglago natin sa pananampalataya na makilala ho natin sino si Jesus. Na ang ating debosyon ay nakaugat sa ating pagnanais na mas makilala pa sino ang Panginoong Jesus Nazareno. At para sa atin bilang Kristiyano at deboto, ang ating pagkakilala kay Jesus ay nakikita din ho sa ating pamumuhay. Sabi nga ng Apostol San Pedro sa kanyang sulat, ang nakakakilala kay Jesus, sinasabuhay ang kanyang salita. Pinapakinggan ang kanyang aral at turo. At sana ho, ganun din ang pagkakilala natin kay Jesus.
Dahil mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, mahalaga siya sa ating buhay. Bukas ang puso natin na hubugin ng kanyang salita ang puso natin at isipan. Dahil mahalaga sa atin si Jesus at nais natin siyang makilala pa, makilala ng mas malalim, bukas ang ating puso at isipan na ang kanyang salita ang maging gabay natin at liwanag. Kaya magandang imbitasyon, magandang hamon para sa atin po bilang Kristiyano ho sa araw na ito. Sa araw na ito na tayo ay nagdidebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung nais natin siyang makilala, simulan natin ito sa pagbabalik sa kanyang salita. Kung nais nating mas makilala pa sino si Jesus Nazareno, simulan din natin ito sa pagsasabuhay ng kanyang mga aral at turo. Doon mo makikita ang isang tao na totoong deboto. Kilala si Jesus, mahal si Jesus, sinusundan si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ang ating itugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa Kanya, kami rin lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan.
Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita Poon sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makukhang matuwa mula sa liman. Tanggapin mo o Panginoon ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng hagabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awang gawing mong banal ang alay naming iyusan ng kalugdan. At kami gawin mong hain na sa iyo lagi nakalaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang kapatid ko sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Thank you.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari unang leminister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o leminister. Sumunod po tayo. So
Kristo, Jesus ang hopa ng kaligtasan, lugong binuhos alang sa tanan, tanda ng pakikipag-ipan sa bay ng kanyang hinira. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang tubig na buhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, bukas sa mga sala. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos sa tanan. Pagkain nagbibigay buhay, ngunit at pagsaluhan. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Announcement, ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024 to 2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral sa kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap ng 13,000
ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala ng babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8-733-9929, 8-244-5609, 0966-211-2152. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan nang poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús.
Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.